Ngayon, alam po ninyo, ang pinakamainit na usapan ngayon ay itong tungkol dito sa ginawang pagkakalat ng bacteria ng coronavirus nito pong si, hindi lamang si Senator Coco Pimentel, ha? Si Coco the Explorer, mga kaibigan. Ngayon, ito, edi ang paliwanag po ni Coco Pimentel ngayon, umaamin na siya na humihingi daw siya ng paumanhin kung sakaling na isa panganib niya ang buhay. May pasubali eh, mga kaibigan eh. Ha? At saka masama dito, parang nag-usap, lumilitaw sa mga lumalabas na istorya ngayon. Ito ha, hindi naman natin sinasabing ito na mismo yon. Kasi, yung asawa ni Coco Pimentel, ayon sa ospital, eh positive din eh. Sa COVID-19. Ngayon, madalit sabi, hindi pala daw yung ospital na Makati Medical ang tumitingin dito kay ano, kay may nabasa ako ah. Hindi raw yan ang OB-GYN. Hindi diyan sa ospital na Makati Medical ang OB-GYN ng may bahay ni Coco Pimentel. Kung hindi, yung isang ospital. May nakalimutan ko ang pangalan, mga kaibigan. Isang ano rin, mamaalin din na ospital yan. Ngayon, biglang-bigla, eh pumunta sila sa Makati Medical, mga kaibigan. Ang pinagbabasihan dito, yung pong ultrasound na ginawa sometime in November last year. Ultrasound nung asawa ni Coco Pimentel. At sa ultrasound, eh makikita kung anong ospital ang nag-conduct nung ultrasound. Yun nga yung dating ospital, hindi itong Makati Medical. Ngayon, dahil dyan, eh may conclusion ngayon. Itong nabasa ko na artikulo online, ang conclusion niya, hindi kaya nalaman na nitong mag-asawa na meron sila talaga. Una si Coco, di ba? Tapos yung asawa niya, eh nalaman nilang meron na rin. Grado yan. Kaya ang ginawa, nagpunta sila sa ospital para kumbinsihin ang ospital na possibly eh kwa na ma-deliver na yung bata. Yan ang lumilitaw ah, sa kwan, sa pangyayari. Kasi po, yung pagdadalan tao ng may bahay ni Coco Pimentel, eh hindi pa ho kabuanan eh. Kulang eh, mga kaibigan. Kaya itong asawa niya ay sasa ilalim sa tinatawag na cesarean, di ba? Yung bibiyakin, hindi po normal ang magiging delivery. Kung hindi, gagawing cesarean. Na ibig sabihin, eh para kahit na maisilang yung bata nang wala pa sa oras, siguro ang iniisip nila, eh baka maaring maisalba yung bata na mahawa rin sa kanilang mag-asawa, mga kaibigan. So yan ang lumalabas na pangyayari. Kaya nagkaroon ng eksena sa ospital at ayon mismo sa mga lumalabas na kwento ng mga Makati Medical officials at saka yung mga information na nanggagaling doon, mga kaibigan, kwan, ang kwento ron, pinalalabas ng gwardiya si Coco Pimentel. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Coco Pimentel
na hindi niya alam o nung gabi lang niyang yun nalaman na siya ay positive. Noong lang gabing yun, o nung araw na nagpunta siya ng Makati Medical Center, noon lamang nakumpirma sa kanya sa ginawa niyang pagpapatest, mga kaibigan, na siya ay positive, nag-positive. O, pero lumalabas po na hindi totoo, mga kaibigan. At ang masama, nung siya ay nakarating na roon sa mga kwan eh, mga staff ng ospital na kwan na meron siyang o positive siya sa COVID-19. Ngayon eh, kwan eh. Ang sabi, mga kaibigan, kaya pinalalabas siya ng mga gwardiya dahil alam na ng mga tao roon na positive siya. At sisinungaling siya na doon niya lang nalaman. At saka humihingi siya ng kwarto, nag-refuse ngayon yung ospital na mabigyan siya ng kwarto. Actually, pati asawa niya nire-refuse eh, na ma-admit doon sa ospital. Eh, siyempre, hindi naman pwedeng gawin ng ospital yun. Oh. Eh dahil sa parang merong iskandalo na nangyayari, ah, kung hindi man, takutan eh. Mangyari, itong si Coco Pimentel, eh, tumawag daw kay Secretary Duque. Isinumbong yung ospital. Ah, at ang sinusumbong na ayaw daw silang i-admit o yung asawa niya ayaw bigyan ng ayaw i-admit eh mga anak daw yun. So, eh hindi kasi alam nitong si Duque na si Pimentel ay ano na positive na ito mga kaibigan. At ngayong nalaman, kaya nung una dinidepensa pa, di ba? Pinagalitan pa yata ni Duque yung mga taga Makati Medical Center. At ngayong nakumpirmado na ni Duque na positive pala ito si Kokote, mga kaibigan, na hindi gumamit ng kokote. Oh. Eh nagbago ngayon ang tenor nitong si Duque. At nakikiisa na siya doon sa sa sinasabi ng mga doktor na nilabag ni Kokote ito pong itong protocol sa coronavirus, mga kaibigan, na ang paglabag na ginawa niya ron eh alam niya nang meron. Unang-una doon pa lang sa nagpa-test ka, hindi ka muna dapat lumabas. Pero ayon sa salaysay ng mga pangyayari, mga kaibigan, sa mga ebidensya, eh nagkaroon pa ng party. Sipin ninyo, pinakita sa TV yan, ha? Nagpa-party sila ro sa bahay. Ang sabi nila, eh yan daw eh, kwan, fellowship na, ng mga PDP laban na ginanap sa bahay ni Senator Manny Pacquiao. E mantaki ninyo kung nanganib ang marami doon sa ospital, nanganib yung sa SNR. Ba eh, yung mga kasama niyang politiko ron, although walang sa publiko, palagay ko, baliwala sa kanilang mahawa lahat yung mga politiko ron eh. Mga kaibigan eh. Pero ang concern natin yung karaniwan tao eh. Alba, kasalanan nito. Hindi ba merong isang nahuli na walang bahay dahil sa pinauuwi siya ng mga otoridad, eh wala naman siyang mauuwian. Saan siya uuwi? Eh nakatira siya sa kalye. Kinasuhan yun, mga kaibigan. O ngayon, merong nagsasabi na kakasuhan ng murder. Kasi parang alam mo na eh, ang pagpatay, parang pinlano mo eh. Lumalabas, pinlano mo eh, na magkamay ka ng iba eh. Oh, dahil sa ginawa mong pag-iikot-ikot. Diba? Sabi pa nga eh, akala daw niya, yun daw ibig sabihin ng PUI, eh pwedeng ano yun?
pwedeng umikot-ikot. Yan, DUI. O, mga kaibigan. Ang problema, nakita ko yung TV, ha, sa TV. Yung party na sa bahay ni Pacquiao, ng PDP Laban, ano si Juan, si ano ang pangalan? Si Coco. Si Coconut. Ah, eh, akalain ninyo, inalikan pa siya doon ni ano, ni Baby Arenas. Eh, paano yan? Kung mahalingan ni tabako yan, mga kaibigan, eh, delikado, di ba? Baka mahalingan ni tabako si Baby Arenas, eh. Eh, si tabako pa naman, eh, alam niyo na, may edad na rin yan, di ba? Delikado na. Oh. Eh, ngayon, sinasabi nga, eh, eto ah, ilang senador na yan? Dalawa. Una, yung Mig Subiri. Tapos itong si Coco the Explorer. Eh, di ba nung election, yung kampanya ni Coco Pimentel, eh, use your coconut. Yan. Eh, ngayon, ano na? Use your kapote. Ha? Kailangan magkapote ka. Ha? Di ba yung sinusuot nila, kapote yun eh. Yung mga pan ano pang proteksyon sa virus ng buong katawan, di ba? O use your kapote. Ha? Ngayon, ito ang problema natin mabigat kapag ka yung isang senador diyan, ha? Pagka yung isang senador diyan ang nahawahan, mga kaibigan, ng coronavirus. Alam nyo kung bakit? Kasi po, mas delikado eh, kung yung, yun ay pagdasal nyo. Huwag mag-positive yung isang senador. Sino yung senador to? Senador na madaldal to, mga kaibigan. Kaya mahirap siyang mag-positive eh. Alam nyo bakit? Nakakatakot. Dahil nga madaldal yan, mga kaibigan, eh yan eh, pag nagsalita yan eh, walang ibang maulanan. Alam nyo na, ibig natin sabihin, nag-i-excursion ang laway yan eh. Kaya yung pinakadelikado, yan ang mag-positive, mga kaibigan. Sipin mo, lahat ng kausap niyan eh, matatalsikan niya, no? Ang bilis magkalat niyan ba? Kahit saan magsalita yan, naglalakad, nagsasalita, eh tumatalsik lang, nag-excursion ng laway, mga kaibigan. Ha? Oh, ang daming ano yan. Yan ang pinakamabilis na magiging pagkalat ng ano ng coronavirus sa Pilipinas. Kapag ka yung senator na yun ang nag-positive o nahawa dyan sa coronavirus na yan. Ha?